Hello mga kayuma! Kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. Ngayon po mga kayuma, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Oasis. Yung po ang requirements ng Owwa na bago ka umuwi or bago umuwi ang mga Pilipino sa Pilipinas ay kailangan muna nilang mag-registered sa Oasis. Kaya napakasimple lang po ng pagrehistro sa Oasis. Ang gagawin nyo lang po mga kayuma ay type nyo lang Oasis. Yan. Yung Oasis na yan, i-click nyo yan. Yan. Oasis. Oasis. OFW Assistant Information System Oasis. Ngayon, itong registered, i-click nyo yan. Yan. Bukas na siya. OFW Assistant Information System Oasis Form. Itong form na to, pipildapan nyo yan lahat. Wala kayong iiwang blanco dyan. Lahat yan, pipildapan nyo. Maliban na lang doon sa dalawa ata na pwede nyong i-blanco. Siyempre, pag nag-filled up kayo, kailangan ng surname, giving name, suffix, or may senior ba, o may junior ba yan. Tapos, yung middle name nyo, ilalagay nyo dyan. Tapos, yung passport nyo, ilalagay nyo dyan. Yung birth date, yung sex, civil status, religion. Tapos, itong other, please specify kung meron man. Maglalagay nyo dyan. Tapos itong Facebook account, maglalagay kayo ng Facebook account dyan. Tapos itong cellphone number mga kayuma, ito yung contact number sa Pilipinas. Ang ilalagay nyo dyan, yung contact number ng magulang nyo, asawa nyo, o anak nyo, kapatid nyo ba, yan, ilalagay nyo dyan. Kasi dapat dyan, ang contact number nyan ay numero ng Pilipinas. Tapos, itong email address naman, kailangan nyo build upan yan, email address na yan. Dapat, ang ilalagay nyo dyan, yung totoong email address nyo, yung active na email address nyo. Kasi, pag na-build upan nyo lahat ito, ang Owwa, magpapadala sa inyo ng confirmation na okay na ang iyong registration. Kaya, importante yung totoong email address nyo. Tapos, syempre, fill upan nyo yung region, yung province, municipality, barangay, subdivision, house number. Yan, fill upan nyo yan. Tapos, itong nature of work nyo, kung land-based ba yan or sea-based ba yan, yan, fill upan nyo yan. Tapos, yung occupation, actual work mo sa ibang bansa, pipildapan mo. Tapos, dito sa country of work, kung ikaw ay sa mandaragat, yan, ilalagay mo dyan. Tapos, name of employer mo sa abroad. Tapos, address ng employer mo, ng company mo, ilalagay mo yan dyan. Name ng foreign recruitment agency, kung mayroon ka man, ilalagay mo yan dyan, pipildapan mo. Tapos, yung address, syempre, tapos, yung recruitment agency, yan, ilalagay mo dyan. Lahat yan, pipildapan mo mga kayuma. Yung current employee, employment status mo, yan, lalagay mo kung no work, no pay, layoff and contract, on vacation, amnesty, yan, ilalagay mo yan dyan. Tapos, yung contact person in case of emergency. Alam nyo naman siguro kung anong ibig sabihin yan. Kaya, yon ang ilalagay nyo dyan. Tapos, yung contact number nung taong inilagay nyo dyan sa person in case of emergency, ang ilalagay nyo yung contact number niya. Tapos, syempre, yung relationship mo, kung kaano-ano mo yung linagay mo dyan. Tapos, itong specific needs. Kung ikaw ba, kailangan mong i-check yan. Kung ikaw ba ay PWD, i-check mo yan. Kung matanda, i-check mo. Yung travel with infant,
or may bata, check mo yan. Tapos yung buntis, check mo yan. Tapos kung meron kang pre-existing condition, halimbawa hypertension, diabetes, yan, check mo yan. Tapos kung meron pang iba, check mo yan. Tapos sulatan mo kung anong paliwanag mo dyan. Tapos yung nature of repatriation mo. Siyempre, pipili ka dyan kung sa Philippine government ba na nagpa-uwi sa'yo, or yung host government ba ang nagpa-uwi sa'yo, or yung employer ba, or yung own expenses mo. Yun, pipilapan mo. Tapos, siyempre, ang importante din dyan, yung flight details mo. Yung flight number mo, ilagay mo dyan, pildapan mo, tapos yung date ng flight mo, tapos yung airport ng origin mo, kung saan ba yan, lagay mo yan dyan. Tapos, transit, kung may connecting airport ba, or ano pa man dyan, ilalagay mo yan dyan. Tapos, itong airport of destination, kung saan, kung Naiya 1, Naiya 2, Naiya 3, Usa Clark, Iloilo, or Cebu, or Davao. Yan, i-click mo yan kung pipili ka doon kung saan. Tapos, syempre, yung date of arrival mo, kung anong oras ka darating, ilalagay mo dyan. Tapos, yung expected time ng dating mo, kailangan mo ilagay dyan. Pero, ang talagang mahalaga sa lahat, mga kayuma, kailangan mong i-check ito. Itong certified that the information submitted in this registration is true and correct to the best of my knowledge. Yan. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Kasi ang nakasaad dyan, lahat ang nakasaad dyan ay totoo. Dapat totoo ang ilagay mo. Pag okay na lahat, na i-check mo na yan, syempre i-click mo yung submit. Ganun lang. Napakasimple lang mga kayuma kung paano mag-registered sa Oasis. Simpleng-simple lang. Sundin lang yung guidelines mga kayuma. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.